Alright, Kuya Mark, ito na, paghahambingin natin, concubinage, adultery, and bigamy. Ano po ba ang pagkakaiba nito, tatlong to? Ang pagkakaiba, number one, MJ, when you say adultery and concubinage, all the guilty parties must be prosecuted. When you say guilty party, the adulterous wife at yung kanyang paramour, unfaithful husband at saka yung kanyang concubine, dapat idemanda. Both must be prosecuted. Yun ang tinatawag na pag-adultery or concubinage. But in bigamy, pwede hindi idemanda ang second wife or second husband if hindi alam ni second wife or second husband na married pala yung kaniyang asawa sa unang babae o sa unang lalaki. Hindi alam, so pwedeng hindi, both must be prosecuted in bigamy. Yun una. Number two, in adultery, the offense is a private offense. But in bigamy, it is a public offense. Pangatlo, ang bigamy is a crime against status. Ang adultery or concubinage is a crime against chastity. And pang-apat, ang pardon, it can stop the prosecution of adultery or concubinage. Pero in bigamy, kahit nagpinardon mo pa yan, tuloy ang kaso. Bakit? Because bigamy is a public crime. We say public crime kasi, anybody can file a case. Unlike in adultery or concubinage, only the offended party can file a case, provided that yung offended party must be the legal husband or the legal wife at the time of the filing of the complaint. Kaya magkano yung sinabi mong chastity tsaka yung isa, nakalimutan ko. Ang chastity at saka status. Status. Marami kasi kaso, MJ, may crime against chastity, may crime against status, ganun. Mm. Like yung bigamy, crime against status yan kasi you are, vinayolate mo yung law on marriage. Mm. So crime against status ang pinag-usapan dyan. But chastity, yung chastity, like for example, mga bigamy, adultery, concubinage, yun ang crime against chastity. That's another kind of crime. So hindi sila the same category. In fact, mas serious ang crime ng bigamy compared sa adultery or concubinage. Oo. Kasi ang penalty ng bigamy is 6 years to 12 years. Unlike in concubinage, 6 months to 4 years lang, adultery is 2 years to 6 years. But with respect to bigamy, hanggang 12 years ang penalty dyan. So, non-bailable? Bailable pa rin, but mas mataas ang penalty. And the jurisdiction with respect sa bigamy is regional trial court. Unlike with adultery or concubinage, is with the municipal trial court. So, sa mga ano dyan, Kuya Mark, may mga kilala na may mga bigamous marriage, dapat isurebol ninyo na pag pumasok kayo sa relasyon, walang sabit, Kuya Mark. Mas maganda, bago ka magpakasal ng pangalawa, mag-file ka muna ng annulment of marriage. Kailangan mo na wala kang excess baggage of your prior life, prior marriage, bago ka pumasok sa pangalawang kasal. Para at least, hindi ka magka-problema. For example, kasal ka sa una. Pag magpakasal ka ng pangalawa, pwede ka maging liable ng bigamy. Tapos, yung mga anak mo sa second marriage mo, maging illegitimate child. So, yun ang epekto if you enter into an illegal void marriage. Damay-damay na yan hanggang madamay sa mga yan. Anak. So, yung pangalawang asawa mo, illegal wife, hindi siya legal wife, illegal wife or illegitimate wife, yung mga anak ninyo, illegitimate children. Aray ko po.